Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, ipapakita ko sa inyo paano ba talaga ako mag-makeup. Itong gagawin ko guys, kumbaga ito yung everyday makeup look ko talaga. And mas ide-detalye ko sa inyo kung ano ba talaga yung mga ginagawa ko pag nag-makeup ako. And also, i-insert ko na rin dito yung current skincare routine ko kasi of course, before ako nag-makeup, naglalagay talaga ako ng skincare. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa guys. Kung gusto niyo makita yung ginagawa ko or kung paano ba talaga ako mag-makeup, please keep on watching. Yung pinakauna kong ginagawa is of course naliligo, naghihilamos, ganun. Pagkatapos ko sa CR, of course, dumediretso ko dito sa kwarto para magbihis, mag-skincare, mag-makeup. Yung pinakauna kong nilalagay sa mukha ko guys is toner. Ewan ko pero for the past few months, hindi na ako nabubuhay ng walang toner. And ito talaga yung toner na pinaka-pinaka gusto ko sa lahat ng mga na-try kong toner. May mga gusto pa rin akong toner noon, pero sa lahat siguro ito yung solid, like the best toner. Ito nga lang yung pinakamahal din. Bakit ba inimbento pa yung toner? Anyways, yung ginagamit ko guys is itong Pixi Glow Tonic Exfoliating Toner. I got this from Sephora. Meron din daw mga Pixi counters sa Manila, pero dito sa Cebu wala kasi. So sa Sephora ko siya binili. Na-try ko yung sample size niya and wala, nagustuhan ko siya kaya ayan. Kasalanan ng sample size. Hindi ko na explain, basta gustong-gusto ko siya, as in. Kuha lang ako ng cotton pad. Itong mga cotton pad ko naman, ito yung mga refillable cotton pads ng Miniso. Yung bang binibili mo na naka-ziplock, tapos i-refill mo yung mga empty boxes mo para dun mo na lang sila ilagay. Yan, ito yung mga yun. Sobrang tagal nilang maubos kahit lagi ko silang ginagamit. Day and night ko tong ginagawa na skincare routine. Pagkatapos maligo, tapos pagkagabi, pag before matulog, ito na naman yung ginagawa ko. So, after ko nilalagay yung toner ko, hinahayaan ko muna siyang ma-absorb ng skin ko. So, may nilalagay muna ako sa lips. Lately ko lang din itong nilalagay, guys, and sobrang nagugustuhan ko naman siya. Itong Laneige Special Care Lips Lipping Mask. Pwede naman kayong gumamit ng kung anong lip balm. Pwede din kayong gumamit ng kung anong toner gusto nyo, ha. Ito yung ginagamit kong lip balm ngayon, or para siyang sleeping mask, ganun. Ewan ko, pero ginagawa ko siyang lip balm. Meron siyang kasamang maliit na spatula, guys. Sobrang cute. Cute. Ayan, andyan sa loob yung product. And then, ayan, ilalagay ko siya sa lips ko. Supposedly, gagamitin mo to every night. Pababayaan mo lang siya up until magising ka, ganun. And then, magiging okay na yung lips mo. Pero ako kasi, since I have really, really dry lips, lagi ko siyang ginagamit. Para ko na siyang ginagawang lip balm. Nagustuhan ko naman siya kasi sobrang bango niya and sobrang moisturizing. After ko nilalagay yung lip mask, minsan kasi hindi na ako naglalagay ng mga moisturizers, ganun. Ewan ko, hindi ako mahilig, guys. So, yung ginagawa kong moisturizer is ito na lang, yung Bench Organics Face and Body Mist. Kahit anong aloe vera mist yung gamitin nyo, kahit yung sa Nature Republic, maganda din yun. Pero kasi ito, inuubos ko na lang siya. Tingnan nyo, sobrang konti na lang. As in, nandito na lang talaga siya. Ayan, ito yung ginagamit ko parang moisturizer. Pabayaan ko lang to ng few minutes until ma-absorb siya ng skin ko and then magsisimula na tayo sa juke up. So ayan guys, nagbabalik tayo. Nagsimula na tayo sa makeup. Lahat siguro ng mga makeup reviews, makeup tutorials na napapanood natin, nagsisimula talaga sila sa primer. Meron naman akong primer na ginagamit lately guys. Ito siya, yung Sephora Smoothing Primer. Pero I find that hindi ko naman talaga siya everyday na nilalagay pag nagme-makeup ako. May mga days and times din na hindi talaga ako nagpa-primer. Pero since gusto natin detalyado talaga tong tutorial na to, marami namang primer na binabenta out there guys. Locally man or sa ibang mga brands man. Kasi nagustuhan ko kasi sobrang basic lang yun na primer. Translucent lang din siya. So, ilalagay ko siya dito sa may mga pores ko muna. Pero ilalagay ko pa rin siya buong mukha ko mamaya. Iko-concentrate ko muna siya dito sa may mga pores. Kasi yung primer, aside sa siya yung nagpo-protect ng skin natin, at the makeup na ipapatong natin mamaya, siya din yung nagsiset ng magandang base. Hindi ko ma-explain sa Tagalog eh. Pero siya yung nagpapaganda ng base natin para mas maganda din yung application ng ibang makeup na ipapatong natin over it. Ganun yung ginagawa ng primer. And also, may mga primer din na tumutulong para mas mapatagal yung makeup mo sa mukha. Hindi ka ganun ka mabilis mag-oil up, ganun. Tapos, hindi ganun kabilis malusaw yung makeup mo. Yun din yung ibang mga use or gamit ng primer. Ilalagay ko na siya sa may mga pore area ko. Yung natitira, ilalagay ko siya sa ibang areas. Kasi yung ibang areas ng skin ko, lalo na dito sa my outer corners, hindi naman siya oily. So ayan, zoom ko kayo ng konti ha. Since nalagay ko na yung primer, yung sunod na gagawin is foundation or BB cream or CC cream or ABCD cream. Ano pa bang mga cream dyan? May mga days na ayaw kong
mag-foundation. May mga days na gusto ko mag-BB cream lang. Depende talaga siya sa preference mo. Depende din siya sa mood mo. Since nag-film naman ako, okay lang sa akin kung BB cream, foundation, ganun. Pero yung gagamitin ko for today is itong Blair Cosmetics All-in-One Invisible Cover Foundation. Nagustuhan ko to kasi light foundation lang siya. Kumukuha ko ng product, nilalagay ko dito at the back of my hand. Kasi yung ginagawa ko pag-apply ng foundation, guys, gusto ko yung dinadot-dot ko all over the face before ko siya i-blend, which is ganito. And by sections din akong naglalagay ng foundation. Kung dito ako nagsimula, dito muna yung i-blend ko. Hindi ko sila isasabay. Yung pag-apply ko ng foundation is sponge talaga. Minsan gumagamit naman ako ng brush, pero most of the time, sponge talaga yung ginagamit ko. Damp sponge siya. Hindi siya dry sponge siya. Kung bibili man kayo ng mga sponges like this, this is the Real Techniques na sponge. Make sure na babasain nyo muna siya. Pipigain. Tama ba? Pupugain. Puga is Bisaya, piga is Tagalog. Okay. Pigain nyo siya ng maigi hanggang sa wala ng tubig na tumutulo. Tsaka nyo siya pwedeng gamitin. Ganon. Pwede naman gamitin as dry, pero mas okay sa akin na damp talaga siya, guys. So, start na tayo sa pagbe-blend. Nagsisimula ako dito sa center ng face. Kasi dyan din ako nasanay. May iba kasi dito nagsisimula. Si Kathleen Lice, di ba, dito siya nagsisimula. Ako dito, ako sa center ng mukha. Yan. Yan. Ito kasi yung nakasanayan ko, kaya hindi na rin siya hindi ko na rin siya maiba-iba. Ganyan na talaga siya. Automatic yung kamay ko na dyan nagsisimula. Parang ganun. Ginagawa ko, ganyan. Bounce-bounce lang. Hindi yung ganun-ganun. Hindi ganun. Pat-pat lang talaga. Ganyan. Kaya importante din na soft yung sponge nyo. Kasi, and also, mas marami din yung mas may gusto sa soft na sponge. Kasi nga, the way tayong naglalagay ng foundation, pat-pat-pat, dab-dab-dab, anumang tawag dyan. Ganyan kasi siya. So, mas okay na mas soft yung sponge mo para hindi masakit sa mukha. Diba? Ang bilis lang. Yan din yung kagandahan pag sponge yung gagamitin mo compared sa brush. Kasi mas mabilis siya. For me ha, mas mabilis siya and mas maganda tingnan yung foundation. Sobrang light lang nito, guys. Medyo maputi nga lang siya sa akin kasi I have a tan. Galing kami Bohol. Pero okay sa akin to foundation na to kasi magaan lang siya. Again, dot, dot, dot. Yung natitira, gaganyanin ko sa sponge. Same thing pa rin. Dito ako nagsisimula sa center. Tapos sa under eyes, sabi ni Mimi, may napanood akong video niya na kung ayaw mo mag-crease yung concealer mo daw, huwag mo daw lagyan ng foundation yung under eyes mo. Pero, ewan ko ba, nakasanayan ko na kasi na lagyan din talaga siya. Kaya, ayan, parang automatic din yung kamay ko sa paglalagay dyan. Minsan, minabalik-balikan ko yung ibang parts na tapos na para lang mas pulido. Tapos na tayo sa foundation. Ayan na yung itsura niya. Next is concealer. Hindi rin ako everyday nagko-concealer, guys. May mga times na hindi din ako nagko-concealer. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagko-concealer. Yung gagamitin ko is ito Makeup Forever Ultra HD Concealer. Alam ko, mahal to, guys. Ginagamit ko lang siya kasi nili ko siya, of course, and sobrang sayang. Hindi ko siya gagamitin. So, again, use whatever concealer you have on hand. Kung anong mga favorite concealer nyo, yun yung gamitin nyo. And kung tatanungin nyo ako kung worth it ba to, no, it's not. Para sa akin lang yan, ha. For the price na 2,000, almost 2,000 pesos for a concealer, it's magme-Maybelline Fit Me concealer na lang ako, ganun. Or kaya Misha concealer. Ginagamit ko lang talaga to para maubos siya, para hindi sayang yung pera na binili, pambili ko sa kanya, ganun. Again, ayan guys, sobrang daldal ko. Nilagay ko na siya dito sa under eyes. Alam ko may tamang paglagay talaga ng concealer, pero kasi ako, hindi ko kasi sobrang problema yung dark under eyes, guys. So, nilalagay ko lang siya dyan para pang pa-brighten. Hindi talaga pang cover. Ito, naglalagay din ako ng konti dito sa gilid ng ilong, tapos dito sa gitna, pang highlight. Yun yung parang pinagagamitan ko ng concealer, pang highlight. Hindi talaga for concealing. Pero if you want to conceal, lagyan mo lang ng concealer and then again, blend ng maayos. Yung ginagamit kong side ng sponge is itong tip niya. And pag nagbe-blend ako, tumitingin ako sa taas para mas ma-blend ng maayos. Kasi pag nakaganyan ka, parang hindi mo gaano makukuha yung ano, yung nasa dulo talaga. And then, of course, nilalagyan ko rin yung lids ko para equal naman yung kulay. Ayan, sobrang bilis lang, diba? Tingnan nyo yung difference dito at saka dito. Mas lifted to and mas awake na awake kang tingnan dahil sa concealer. Next kong biniblend is itong sa noo. Tapos dito sa ilong. And then dito sa corners ng ilong ko kasi sobrang mapula sila dyan. Blend lang ng maayos. Next na ginagawa ko is pagseset ng foundation at saka concealer kasi I have really, really oily skin. Kailangan ko talagang magset ng
powder. Yung powder kasi guys, aside from nasiset niya yung foundation at saka yung concealer, para hindi na sila mag-move-move all throughout the day, para kumapit lang talaga siya sa skin mo, yung powder din kasi, namamattify niya yung skin, natatanggal yung stickiness ng mga product. So, sobrang importante din sa akin na mag-set ng powder. So, sa mga parts na nilagyan ko ng concealer, yung gagamitin ko is loose powder. Nasa sa inyo na kung anong loose powder meron kayo on hand. Meron yung mga Nichido, final powder, ganun. Tapos, kukuha lang ako ng brush. Pwede naman din sponge. Tapos, ilalagay ko siya dyan sa under eyes. And then, dito din. Okay lang na bakalat. Ganyan talaga, guys. Lalagay ko siya dyan. Sa mga parts na nilagyan ko ng concealer. Dito. And then, also sa mga parts din na sobrang oily ako. Like, again, yung cheeks ko. Tapos na ako sa powder. Ngayon naman, pababayaan ko lang muna siya dyan, guys, para maluto siya. Yung tinatawag nila na baking, yung pababayaan mo lang muna yung loose powder sa mga areas na pinaglagyan mo ng concealer or foundation para mas mabake sila or maluto sila. Ngayon, let's proceed with kilay. While nagbe-bake yan, kilay muna tayo. Yung paborito kong kilay ngayon is itong Daiso Eyebrow Pencil in the shade Dark Brown. Ganito yung itsura ng packaging niya. Tapos meron siyang spoolie and then nandito sa kabila yung pencil. 88 pesos lang to sa Daiso, guys. And sobrang ganda na niya. Hindi naman ganun ka-special yung ginagawa ko sa kilay. Pero naka-microblade na yung kilay ko, guys. Kaya medyo konting trabaho na lang yung nagawa ko sa kanya. Sisimula ako dito sa tail. Dito muna ako. And then, gumagawa ako ng linya. Paganyan. Okay, hindi mag-focus yung camera. Pero, yan yung pinaka-una kong ginagawa, guys. Dito sa baba. Pagkatapos ko dyan, dito naman ako sa taas. Tapos, nagdo-draw din ako ng linya. Connecting sa baba. Para maging ganyan siya. And then, fill in the sparse areas. Ayan. Katapos nung tail, diretso na ako dito. Ganito yung ginagawa ko. Ayan. Konti-konting strokes lang muna and sobrang light-handed lang guys ha kasi medyo pigmented din tong pencil na to kaya hinay-hinay lang. Huwag gaanong diinan. Tapos pag may mga nakikita kayo mga kalbo-kalbo na area or mga sparse areas, lagyan nyo din siya ng eyebrow pencil. Pagkatapos ko yung madraw, ginagamit ko yung spoolie tapos ibe-blend ko sila. Kasi for sure may mga harsh lines dyan, mas maganda pag blended talaga. Since hindi pa natin lalagyan yung inner corners, di ba? Yung mga product na napunta sa spoolie galing dun sa ibang areas na nalagyan na natin ng product, yun yung ilalagay natin sa inner corners. Hindi ko nagagamitin yung pencil sa pag-draw dito sa inner corners, yung mga natirang product na lang sa spoolie yung ilalagay ko. Ayan, di ba? May mga nakikita-kita kayong product. So, instead of the pencil, yung spoolie na lang gamitin nyo kasi mas soft. Tapos again, blend, 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 blend. Hindi naman ako perfect magkilay, guys, pero okay na ako sa kilay ko. Kasi hindi siya ganun ka-drawing talaga, hindi siya peking-peking tingnan. Tapos na tayo sa kilay, blend ko na yung mga excess powder. Kumukuha ako ng fluffy brush, guys. Ganyan siya, oh, sobrang fluffy niya, malaking brush. And then, ginaganyan ko. Para winawalis ko yung excess powder. Dito din. As you can see, may mga parts pa akong hindi naseset kasi gagamit ako ng ibang powder. Ginamit ko yung loose powder sa ibang parts kasi andun yung concealer para talaga hindi mag-crease yung concealer. Gusto ko siya i-bake. Tapos sa ibang parts naman, alam kong walang mag-crease kasi hindi naman sila ganun ka-oily like itong part na to. Pressed powder yung gagamitin ko. Lately, ito yung ginagamit ko, yung AOA Studio Perfect Finishing Pressed Powder in the shade Banana. Gustuhan ko to guys, ginagamit-gamit ko na siya. Kuha ko ng medyo stiff na brush. Tapos kuha tayo ng product. Then, ilalagay ko siya sa ibang parts ng face ko. Para maset lang sila kasi di ba medyo malagkit yun, yung foundation. So, importante din na nilalagyan ko yung ibang part. Yes! Tapos na tayo sa base. Sunod kong ginagawa is contour. Hindi naman ako over-over mag-contour talaga na dapat perfect ha. Dapat pulidong-pulido. Hindi naman ako ganun. Yung contour kasi, napapaslim niyang tingnan yung mukha mo. Kaya, kailangan ko naman yun. Kasi as you can see, sobrang bilog ng mukha ko. So, I need contour in my life. Nag-repurchase ako nito guys, yung Tukul Art Class by Rodin na pang-contour powder. Ganda-ganda no? Ganyan siya sa packaging.
Ayan. I got this from Althea Korea, guys. Sa lahat ng mga pang-contour ko sa collection ko, guys, dito lang ako nag-hitpan. Ginagamit ko na shade dito, guys, is itong dalawa. Kinocombine ko silang dalawa as my contour shade. Tapos sa nose contour naman, itong nasa gitna. Ayan. Dito ako sa gitna kumukuha ng product. Pag na-try nyo to, tapos masyashock kayo na, ay, parang, ba't parang wala lang? Ganun talaga siya. Sobrang subtle lang niya. Yung ginagamit kong brush is ganito. Hindi siya ganun ka-fluffy, hindi naman siya ganun ka-dense. Tamang-tama lang, pero ganyan lang siya kaliit. Sana makita nyo. Pero ito yung Real Techniques na buffing brush. Tingnan nyo na lang yung itsura ha, kasi hindi talaga ako magaling mag-describe, guys. Smile ako pag nagko-contour kasi nakikita ko yung part kung saan talaga ako dapat mag-contour, which is dito. Below ng cheeks. Ayan siya. Gustong-gusto ko rin tong contour powder na to kasi very forgiving siya. Kahit mapasobra ka sa kanya, hindi ganun kahalata. Huwag kang umabot dito ha, mga dito lang. Hanggang dito lang ako nagko-contour. Lagay din ako dito sa temples para mas magmukhang maliit yung mukha natin. Tapos dito sa baba din para mas magmukhang defined yung jaw. Para mas magmukha siyang malinis bitaw, hait. Ang Tagalog ng hait. Sharp, ganun. And huwag nyo dito ilagay ha, dito sa baba. Para mag-create siya ng shadow. Kukunin ko tong kulay na nasa gitna. Ipipinch ko yung brush ko, ganyan. Ako ng konting product. Contour tayo ng nose. Sa nose naman, hindi naman ako ganun ka-specific sa pag-contour ng nose. Sundan nyo lang yung ano, yung ilong nyo, yung bridge ng ilong nyo. Ilalagay ko siya hanggang dito sa may kilay. Mas natural siya tingnan. Mas lalong magkakaroon ng life yung mukha natin paglagay na tayo ng blush, which is my favorite part. Nowadays, nauuso-uso yung mga lip and cheek tint. Pero kasi minsan or most of the time, napapowderan ko na yung mukha ko. So, pag nakapag-powder ka na, mas okay kung yung gagamitin mong products on top of it, mga powder din. Gagamitin ko itong Careline Oil Control Blush On in the shade Fresh Tomato. Ayan yung kulay niya. Kasi sa inyo pa rin kung anong kulay ng blush on yung komportable kayong suotin. Kasi kahit sabihin man nating ito yung bagay sa skin tone na to, ito yung bagay sa skin tone na to. For me, mas mag-work talaga kung saan ka komportable kasi mas madadala mo siya ng maayos kasi alam mong komportable and confident ka sa kanya. So, kung saan kayo masaya, gamitin yung blush. Yung ginagamit kong brush for my blush on is ito. Para na siyang buwang, guys. Tingnan nyo na natanggal na yung mga paint niya dyan sa sobrang gamit na gamit. Ito yung Wet n Wild na blush brush ba tawag dito? Flat brush pa rin siya pero fluffy siya. Kuha ka tayo ng konting product and always tap off the excess. Smile tapos ilalagay ko siya dito sa center. Sobrang light-handed lang ako, guys. Para lang tong medyo madiin, pero in reality, sobrang light lang ng kamay ko sa paglalagay. If that's too much for you, okay lang. I-blend natin yan mamaya. So, since napasobra tayo, guys, alam ko naman yan. Kunin natin yung powder brush natin and then yung powder na ginamit ko kanina. Kasi itong paborito ko yung AOA, kuha tayo ng konti and i-blend natin siya. Para lang ma-diffuse yung kulay niya kasi para tayong sinuntok na sinampal na ewan. Usually, yung ginagawa ng mga beauty gurus is nag-highlight na. Pero ako, guys, I have really, really oily skin kayo on an everyday basis. Hindi talaga ako nag-highlight. I'll skip highlight na lang muna for now. Pero kung get nyo talagang mag-highlight kayo, sobrang ingit na ingit ako sa mga taong kayang mag-highlight talaga kasi para talaga akong disco ball, guys, pag nag-highlight ako. After ko sa face makeup, I proceed with my lashes. Alam nyo naman na hindi ako nag-eyeshadow, guys. Ngayon, diretso na tayo sa mascara. Zoom ko kayo. Naka-lash lift sila, kaya parang naka-curl na talaga sila. Hindi ko na kailangang mag-curl lash. Pero kung yung lashes nyo, pababa sila, hindi kayong gumamit ng curl lash or yung pang-curl ng pilik mata para mas maganda tingnan. Kasi kung hindi mo i-curl yung lashes mo, pa-down lang sila, tapos nilagyan mo ng mascara, lalo silang magiging down kasi mabibigatan sa mascara. Sa mga taong katulad ko na sobrang liit ng eyelid space, I find that pag nagmamascara ako, parang medyo hindi nahalata na maliit talaga yung mata ko kasi nga nag-open up siya dahil sa mascara. Any mascara will do. Again, kung anong gusto nyong mascara, anong mascara yung nag-work sa inyo. Kasi one thing's for sure sa makeup, guys, kahit man sabihin ko na maganda to, guys, maganda to, hindi siya makakasundo ng mukha mo or ng skin mo or ng pilik mata mo, ng kilay mo, hindi yan mag-work sa'yo. So, find a product na mag-work sa'yo. Yung mga sinasabi ko na makeup products dito, ito yung mga nag-work sa akin. So, depende pa rin yan kung mag-work siya sa inyo. The way I put mascara, nagsisimula ako dun sa pinakadulo hanggang sa labas. Tapos, wini-wiggle-wiggle ko siya para makot ko talaga lahat ng buhok. Kasi pag na-coat ko lahat ng pilik mata ko, mas lalong magiging full and voluminous tingnan yung lashes.
Yan na yung itsura ng may mascara compared sa walang mascara. Lalong nag-open up yung eyes, lalong nagiging buhay na buhay talagang tingnan yung mata compared dito sa wala. Tapos na akong mag-mascara guys, ayan na yung itsura niya. O diba, sobrang nabuhay talaga yung mukha mo. As you can see, hindi ako ganun ka-fan nung nalalagyan ng mascara yung lower lashes. May mga times lang na nilalagyan ko, pero most of the time, yung upper lashes lang yung nilalagyan ko. Ewan ko, hindi ko siguro ganun kabet. Ewan ko. So again, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo mag-lip tint. Bagay naman tong look na to sa lip tint. Pwede din kayong mag-lip tint. Kung gusto nyo mag-bullet lipstick, pwede din namang mag-bullet lipstick. Ito yung lipstick from K Spark Cosmetics in the shade 08. Medyo mahirap kasi yung mag-lipstick sa lips ko guys kasi hindi sila pantay. Yung ginagawa ko ganito. Hinay-hinay lang ako naglalagay. Gumaganyan ako. Ayan. Tapos ganito. Sa baba. Ganyan pa rin. Yan, ganyan yung magiging itsura niya. Kung wala ako sa mood mag-lip tint, wala ako sa mood mag-liquid lipstick, gusto ko yung mabilisan lang kasi yung mga bullet lipstick kasi guys, wala pa rin talagang tatalo sa kanila pag mabilisan lang kasi pak-pak-pak-pak ganyan, tapos na siya. Pero most of the time din, hindi sila yung pinaka long-lasting din. Mas long-lasting yung either lip tint or liquid lipstick. So kung gusto niyo ding mag-liquid lipstick, go ahead. Yung liquid lipstick na paborito-paborito ko ngayon, yung Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Seductress. Papatong ko na lang siya on top of the K-Spark na lipstick. Itong gusto ko itong liquid lipstick na ito kasi sobrang long-lasting and sobrang tibay niya. Kasing tibay ng relasyon namin ni Bell. Medyo mahirap nga lang gamitin yung liquid lipstick sometimes kasi kailangan ano, kailangan perfect, kailangan precise kasi mahirap siyang tanggalin. Yan, ang ganda no! Oh, bebe, ninata ko lipstick. So, yun lang guys. That's it for this video. So, ganun ako mag-makeup. Alam ko, magiging mahaba to video na to kasi mas naging detalyado ako. Mga pinagagawa-gawa ko. Lalagay ko yung mga products na ginamit ko sa description box. Kung nakalimutan kong sabihin ano yung ginamit ko. Ayun, thank you guys so much for watching. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong types of videos guys, like yung mga detailed talaga na mga helpful kind of videos, comment na rin kayo below. And also, please don't forget to subscribe to my channel para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Thank you for watching. See you soon. Daghang salamat!